putok na sa balita yung massacre. Do you realize kung gaano kalaking kalat ito? Nasaan sila? Nasaan ang asawa ko, anak ko? Nasaan? Bayaran yun dapat bayaran kung kulang pa sabihin nyo lang. Nahuli na namin ang mga suspect na pumatay sa pamilya mo. Alam kong hindi sila yun. Nagkamali kayong lahat! Nakarating sa akin na gumagawa rin ng sariling investigation ng anak mo. Officer Rafael Policarpio. May napala ka ba? May pinutahan ba yung investigasyong ginawa mo? Wala namang away. Hindi ko rin na kitang dumaan si Elias. Pasensyahan tayo, anak. Pero hindi ako papayag na ikaw ang sumira sa ambisyon ko. Kaya ako na mismo nakilap sa mga ebidensya kinuha mo. Tatanggapin mo to. Yes! Alam mo. Kalma, inquestion na sila. Wala pong dapat ikabahala ang mamamayan. Ginagawa ng kapulisan ang lahat para maproteksyonan ng Maynila. Ito ay sa tulong ng ating butihing mayor, Mayor Alfonso. Palakpakan natin siya. Brad, tara na pala, hindi ka dito. Dali! Walang dapat ikabahala ang mamamayan. Ginagawa ng kapulisan ang lahat para maproteksyonan ng Maynila. Case closed na ang Palanga Massacre. Ito ay sa tulong ng ating butihing mayor, Mayor Alfonso. Mga sinungaling. Brad, saan pupunta? Yes! Mateo! Oh, si! Yes! Mateo! Ulitin mo, ulitin mo! Oh, anong problema? Lagyan na mukha mo. Wala. Di kasi dumating yung pamilya ni Elias sa press con eh. Dahil hindi sila naniniwala, yung suspect na nahuli, ay yun yung pumatay kay Bernice. Ano naman ngayon? Paano kung tama sila? You mean, nagkamali si Chief Policarpio? Imposible naman mangyari yun. Matibay yung ebidensya, umamin na rin ang mga suspects. Anong problema ng Elias na yan? Traitor ka, paeng! Ang gusto mo, Elias, ha? Ako na mismo gumagawa ng sarili kong investigasyon. Pare, tama na! Tiyo, tama, Perez.
wala akong nakita ebidensya ng road rage sa lugar, oras at panahon na sinasabi mo. Kasi nga, pinapaikot kayo ng mga may pera laban sa aming mga walang-wala. Wala kang ebidensya, Elias. Ano gusto mo talikuran ko ang tatay ko? Ano po bang ebidensya hinahanap mo? Paing nandun ako! Sarili kong pamilya pinatay sa harapan ko! Kitang-kita ng sarili kong mga mata! At yung mga hawak ni suspect, hindi sila totoong pumatay sa pamilya ko dahil ang totoong pumatay sa pamilya ko, ewan ko kung nasa sila! Pero hanggang ngayon, malaya pa rin sila! Oo ko sa'yo, yes. Kumalma ka muna. Katulad ka rin nila pa eh. Pare-pareho lang kayong lahat. Kumikilos lang kayo para sa mga may pera. At hanggang ngayon, wala pa rin hustisya para sa aming mga mahihirap! Yes. Yes. Elias, anak, hindi ko agad ito pinakita sa'yo kasi alam ko naman na napakasakit ang mga nangyari. Masakit para sa ating lahat. Brad, regalo dapat ito ni Bernie sa'yo eh. Second hand lang, pero sana magustuhan mo. Oo, Brad. Kami namili niyan. Yung pala yung sinasabi niya regalo niya sa akin. Pwede kang bumalik sa bahay natin. Kung gusto mo lang. Iniisip ko kasi na baka nakakasama sa'yo kung dito ka pa rin natutulog sa bahay niyo ni Bernice. Ayos lang ako dito, Nay. Kung ayos lang din ho sa inyo, Nay. O pwede iwan niyo na muna mag-isa. Iniwan nga pala to ni Bernie sa akin. Para sa'yo. Happy birthday sa taong bumago ng buhay ko. Pasensya na kung selosa ako at may pagkabungangera minsan ha. Pero alam mo, ikaw ang buhay ko.
kayo ni Andrea at ni Junior. Madalas mo akong tawagin Commander, pero ang totoo, hindi ko alam kung paano ako didiskarte sa buhay kung wala ka. Kasi ikaw din ang Commander ng buhay ko. Mahal na mahal kita, Commander. Silip-silipin mo yung anak ko, ha? Kayo nang bahala. Kaya na po. Sino to? Elias Guerrero. Paano mo nalaman pangalan ko? Matagal kitang hinanap. Alam ko kung ano nangyari sa pamilya mo at kung sino sumira sa buhay mo. Sino ka ba? Saka paano ko masisigurado kung kakatiwalaan kita? Elias, ano pa ba naman ang mawawala sa'yo? Ang importante, matulungan kitang hanapin ang mga pumatay sa pamilya mo, ang sumira sa buhay mo. Ang importante, makikinig ka sa lahat ng sasabihin ko. Gusto mo o ayaw mo? Wala na si Bernice at ang mga anak ko. Wala na rin ako makukuha ang hustisya para sa kanila. Wala na akong pupuntahan.
Manong, pwede ba magtanong? Ano yun? Saan ba dito yung barangay Bongat? Malayo ka pa iyo. Sa kabilang bundok pa yun. Yung motor mo hindi obra doon. Pag nakita mo yung ilog, malapit ka na. Sige, oh. Maraming salamat, oh. Elias Guerrero po! Elias Guerrero, lintik ka kanina pa kita hinahintay! At tagal-tagal mo! Halika na rito! Marami tayong pag-uusapan! Bagal mo naman. Inip na ako sa iyo, ha. Masayos na ako. Halika na. Gutom ka ba? Ayos lang ako. Kahit anong mangyari, huwag kang lilingon. Pumasok ka sa loob ng bahay. Dumapa ka lang. Pasok ka sa loob ng bahay! Ngayon na! Dali! Sino kayo? Ano ginagawa niyo rito? Mariano! Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin magpanday ng sandata para sa amin. Kaya utos ni Bossing, tontasin ka na lang! Pumunta kayo dito sa teritoryo ko para takutin ako? Para sabihin tontasin niyo ako? Sabayan na! Ang ito!
Elias, okay ka lang dyan? Oh. Okay ka lang ba dyan? Oh. Oh. Marami-rami. Anong marami-rami? Marami-rami ito yung lilibing natin. Alam ka naman ako lang maglibing nito. Tulungan mo ako. Tara! Kilos! Yeah! Come back to normal ka na. Ah! Siyempre, ako pa ba? Nareglo na ni Papa yung kaso. Yung palangga, masaker, sarado na yan. Absuelto na ako. Pero alam mo, Calvin, akala namin eh, tutuluyan ka na ng papa mo eh. Balita nga namin, binugbog ka daw ah. Alam mo, Tol, buti na lang talaga anak ka ni Senyor Rodgardo. Dahil kung hindi, kalaboso ka. Matagal ng kalaboso ka mo. Mga gago! Baka nakakalimutan mo kung sino kausap mo. Baka nakakalimutan mo kung anong lugar nyo! Tol, tama na yan. Relax ka lang. Oo. Tol na. Kaya naman kasi Pablo eh. Itong si Calvin ang nag-iisang anak ni Senyor Edgardo. Kaya siya ang magiging leader natin sa Golden Scorpion. Golden Scorpion! Relax ka lang! Okay, Tami. Okay. Arip ko yun. Pansin ko nga eh. Sige, pitasin mo na. Oh. Regalo. Annabelle, bakit pala nilipat yung paresan mo dito? Sabi kasi ng amo ko, ang hina ng benta namin sa kabila. Kaya pinalipat muna kami dito. Pero pag umakay na doon, babalik kami doon. Di ba, Ali? Kahit saan naman pumunta, susundan kita eh. Hindi kami maghahanap ng iba, di ba? Yee! Gumagano'n, ha? Bolero ka talaga! Nako. Teka lang. Wala ata si Elias. Kulang kayo. Di ba siya bumiyahe? Hayaan mo na lang si Elias. Babalik pa kaya sa dati si Elias? Ang laki na kasi ng pinagbago niya eh. Alam niyo mga barkay, hindi niyo rin masisisi yung tao eh. Ikaw ba naman ubusan yung buong pamilya mo? Buti na nga lang, hindi siya nasiraan ang ulo. Awa nga ba dun? Alam niyo mga brother, naniniwala talaga ako kay Elias eh. Na yung mga nahuli mga suspect, hindi yun yung totoong pumatay kila Bernice. Ang kaso, ano namang laban ni Elias? Eh, para sa mga otoridad, sarado na ang kaso. Pati nga yung mga kapitbahay namin, alam na eh, nasarado na raw ang palangga masaker. Tapos wala pa siyang pera para makakuha ng abogado. Wala rin naman siya mga koneksyon. Ordinaryong rider lang siya kagaya natin. Alma! Nakita niyo ba si Elias? Dumaan ba siya dito? Hindi po eh. Bakit po? May iniwan siya sa akin kagabi eh. Hindi na rin siya sumasagot sa mga tawag ko. Tingnan natin. Nay, sana mapatawad mo ako sa gagawin ko. Mga brother, si Elias.
Baka kung napalo na yung kumpare natin, ha? Mabuti pa, sabihan natin yung mga kasama natin rider. Mabuti pa nga. May message ako sa GC natin. Baka sakaling may makakita sa kanya. Marge, nawawala daw si Elias. Ano? Halika, i-chat natin sila sa GC. Baka sakaling nakita nila. Sige. Gusto ko lang malaman mo na hindi ko kinailangan ng tulong mo kagabi. Pero ganun pa man. Salamat. Bilib nga ako sa tapang mo. Nakita kong nananalaytay sa dugo mo ang ating mga ninuno. Pwede niyo ba ako tulungan sa paglaban? Gusto kong lumakas. Gusto kong gumante. Gusto kong lumakas. Gusto kong gumante. Ikaw na lang ang natitirang apo ni Lapu-Lapu bukod sa akin. Kaya sa'yo ko lang pwedeng ipasa ang lahat ng kaalaman ko sa kali. Pero ipangako mo sa akin to, Elias. Nakagaya ng ating ninuno, gagamitin mo sa tama ang lahat ng matututunan mo tungkol sa kali. Poprotektahan mo mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kaya ilalagay mo lahat ito sa puso mo at sa iyong isipan. Mula ngayon, ako magiging guru mo. Beta kami ng mga magagandang babae na tulad mo. Pero, Madrid ko.
tinitik ako. Tapos na ang laro! Tutamana na tayo ngayon! Hindi na po anong gagawin, ha? Hoy! Hoy!